Yan guys, ito po yung ano, dinadaanan po ng train. Yung kanina po tinuturo kong kulay po lang ano, tulay. Yan. Diyan po dumadaan yung train. So, pag nadaan po dyan yung train, makikita po nila yung ganda ng view. Sa gitna ng ano ng tubig dyan sa lake. Guys, welcome to Iyami's Vlog. Kumusta na po kayo? At matagal po ako hindi po naka-vlog sa work. At ngayon po, konting clips lang po, papakita ko sa inyo na tumigil na po yung ulan ng yelo dito, pero may mga konti-konti pa rin pong mga yelo. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung konti na lang pong yelo dito. At hindi naman konti, meron pa rin po, marami pa rin po, pero at least po hindi po katulad dati na maraming sobra. Ngayon medyo nabawas-bawasan na sa wakas. Ang hirap po dito pag umulan ng yelo. Kaya samahan niyo po ako. Yan guys, nakita niyo yung daan po, ano, wala na pong yelo. Ganda po kasi yung araw ngayon. Ano po siya? Yan, maaraw po siya ngayon. Kaya ganyan po, natuyo po yung daan na wala na yung yelo. Yan guys, ito po yung part dito. Dami pong yelo niyan. Yan. Kita niyo. Yan, wala na siyang yelo ngayon. Meron man, konti-konti na lang yan. Konti pa po yan. Pero dati sobrang hindi ka makadaan dyan dahil sobrang dami. Buti nga ngayon, umaraw-araw na eh. Susunod po, abangan nyo yung ano, cherry blossom. Marami ako ipa-vlog ng cherry blossom dito. At maganda po dito pag cherry blossom. Yan, nakikita nyo po yung mga puno na yan. Ano po yan? Cherry blossom po yan. Pag winter po, ganyan siya. Kala nyo, hindi siya ano, pero okay po siya. Tingnan nyo po oh, yung nabili kong sa convenience na kape. Ang cute ng kanyang ano, lagyanan. Yan. Nakita talaga. Alam nyo guys, matagal po talaga dito ang ulan ng yelo. Minsan po maabot po dito mga kalahati ng taon. Yan. Ang pinakamabilis po, mga 2 months, yan, nawawala na yung yelo. Pero ngayon pong taon na to, medyo matagal po siya ng konti. Noong December pa po siya umulan. Tama, mga 2 months pa lang pala. Matagal na yun. Kasi araw-araw po kasi umulan ng yelo. Kaya feeling ko po, matagal na pong umuulan. Firmo sa araw-araw na yelo yung ano mo eh. Parang antagal ng oras tsaka panahon. Kaya tumas pa lang pala. Pero dati po daw, matagal talaga. Maabot siya ng 4 months or 5 months siguro. Wala naman 6 na buwan. Mga ganun katagal po yung inuulan ng yelo. At tsaka ngayon po taon na to, marami po talagang yelo ngayon. Pinakamarami. Sobra. Talagang halos kalahati ng bahay po yung ano dito. Ulan, pag umulan, halos kalahati ng bahay mo yung natatabunan ng yelo. Kaya, ayun. Kaya, yun. Tsaga-tsaga sa pagpapala. Sabi ganun. Buti nga po dyan sa Pilipinas, wala po yung ganito. Kasi syempre, di ba, 2 season lang po tayo dyan. Ang problema lang po is yung bagyo, di ba? Dito po talagang 4 na season dito. Pero nakakatuwa naman ako, kahit na 4 na season siya, marami pong exciting na nagagawa. Kasi, ano, minsan, 4 season, maganda po talaga kasi
marami kang makikita. Maraming mga iba-ibang lugar na makikita mo. Ayan. Susunod po na ibablog ko, panoorin po nyo, abangan nyo po yung cherry blossom. Pakita ko sa inyo yung mga iba-ibang mga ano ng mga bulaklak dito, tsaka mga tagsibol, yan. Iba-ibang uri ng mga flowers. Maganda po. Abangan nyo po yun. And guys, sobrang init na po ngayon. Tinan nyo po. At ako rin po yung namumula yung mukha ko. para ko lit yun. Yan, no? Sobrang init. Mainit pa yan. Yan, nakita nyo. Ako yun. Pipicture ko yung ano. Kasi nasa palengke kami. Namalengke kami. Ngayon guys, pupunta tayo dun sa malapit lang po ditong May Lake. Katatapos lang po namin mamalengke. Kaya drop by po tayo ng saglit doon. Gusto kong pakita sa inyo yung itsura po ng lake dito pag may yelo po. Tignan po natin. Ganda ng view niyan po. Sobra. Tanyo. Timing na timing, maganda yung panahon ngayon. Kaya maganda siyang i-picture, ipakita sa inyo. Yan. Yung po ang nakakatuwa, ano, yung may puno po doon. Alam niyo po pag ordinary lang po yung wala pong yelo, yung matubig, ano lang siya, yung puno nasa tubig po. Ang ganda po siya pag makikita nyo. Yung lake lang. Ay, yung puno na nasa tubig siya. Tapos, siguro hindi niya nakikita yung, ay, dito. Yung po sa banda nun, may nakikita po ko yung parang nakaumbok na, ano, yan. Doon, may doon may train na dumadaan. So ang kagandahan lang po, pag dumadaan yung train diyan, makikita niyo nasa gitna siya ng parang sa lake. So ang ganda ng view niya pag dumadaan yung train at saka yung mga nakasakay doon, parang nagsa side view, viewing na rin, sightseeing na rin. Sobrang lamig lang. Lamig. Sobra. Hindi ko wala nang yelo. Sobra. Pwede mag-press in.
na konti. Guys, sobra pong lamig. Grabe. Kailangan dito makapal yung ano, kahit hindi po siya umuulan na yelo, kailangan magpakapal ka ng jacket kasi sobrang lamig niya. Yung yelong natutunaw, yung hangin na sobrang lamig. Kaya kailangan ready ka sa makapal lamig mo. Ano. Huwag kang mag-sweater lang na ano. Kailangan may jacket ka talaga makapal. Sige. Kahit po makikita nyo na medyo mainit po yung panahon, nakikita nyo yung ganyan. Pero yung hangin po niya sobrang lamig. Dumadaan yung train. So, pag dumaan po yung train, makikita po nila yung magandang lugar dito. Ayan. Parang ano na rin po, sightseeing na rin po. Nagmumula po dun sa kulay red na yun kung nakikita nyo po dun. Tulay rin po yun, tapos paikot siya ng ganun. Ayan. Kaya, minsan, ano po yan, di ba lake po? Kasi, ano po minsan yung tubig yan, marami. Kaya, ang ganda po, yung puno, naanuhan siya ng tubig. Kaya ang ganda ng view po pag ano. Ngayon po wala pong mga dahon. Yung mga puno na yan, nakikita nyo kung dry. Pansinin nyo kung dry. Pero ano po yan, buhay po yan. Wala lang pong dahon. Yan, kasi pag malamig dito, nagtataglagas, di ba po? Kaya yan. Wala po siyang dahon. Pero pag tagsibol, ano na naman po yan. Dadami na naman po yung mga dahon. Tsaka magkakaroon ng mga bulaklak like cherry blossom. Ganda na po. Hindi nyo po, nakakatawa itong bilog na ginawa siguro nila. Dito kasi si Hilo, tapos makikita mo yun. May ganun. Ang lamig! Kaya tayo. Pablog na ako. So, may ganun. Pablog na. Hindi. Joke lang po. Thank you na po, ha. Ang lamig! Grabe, lamig-lamig. Yan po, lamig sobra. Ay, may sakyan. Uwian na. Lamig, namumula na yung kamay ko. Masakit sa kamay pag wala kang gloves. Kailangan talaga pag ganito, mag-gloves ka. Kahit na mainit yung araw. Pero lamig po, sobra. Yan. Guys, dito po nagtatapos ang ating video vlogs for today. Sana po nagustuhan nyo to. Please like and share na lang po and subscribe to my Iyamis channel. Sa mga bago pong makita, please subscribe. At saka, guys, always mag-ikat po tayo lagi. Guys, sana po na-relax kayo sa konting clips ng vlog ko na to. At marami po salamat sa panonood nyo. Palagi po tayong mag-iingat at palagi po natin panatiling malusog ang ating pangangatawan. Kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain. Like yung mga gulay at saka mga prutas. At lagi po tayo magdadasal. At marami po salamat sa oras at sa time na ibinigay nyo po. At sa susunod po uli na vlog at marami pa po akong ipapakita sa inyo. Marami po tayong vlogs na gagawin po na iba-iba pong mga content natin. Sige po, sa susunod po ulit. Salamat po sa oras. Bye po! Yan guys, ito po yung dinadaanan po ng train. Yung kanina po tinuturo kong kulay po lang tulay. Yan. Diyan po dumadaan yung train. So, pag nadaan po dyan yung train, makikita po nila yung ganda ng view. Sa gitna ng
tubig dyan sa lake.